Tinatayang 400,000 ang muling magkakaroon ng pagkakitaan kapag piniyagan na muling magbukas ang mga hair salon at barberia sa Metro Manila at 4 na katabing lalawigan simula sa Sabado, Mayo 1. Personal care services pa lang, actually talagang pinupush yan ni Secretary Lopez. We have around 400,000 workers dito sa industry na to. Yan pa lang yung salons and barbershops, hindi pa kasama yung mga spa, yung mga nail spa or mga massage. Yun pa lang pinag-uusapan natin na paggupit or yung hair care muna, 400,000 na yung madadagdag natin doon sa makakabalik sa employment nila. Itinutulak din ayon kay Castelo ni Trade Secretary Ramon Lopez na payagan na rin ang mga restaurant at iba pang kainan na mag-alok na ng dining services ngunit sa limitadong kapasidad lang. Katwiran ng opisyal, sa pagkain tinatanggal ang face shield at mask at iniiwasan ang pagkakahawa-hawa ng mga customer. And then the restaurants also, recommendation rin ni Secretary Lopez na i-allow yung dine-in pero at a small percentage lang dahil syempre iba rin yung effect ng indoor dahil mas mataas yung risk natin pagka nasa loob tayo ng air-conditioned room na walang hangin or wala masyadong ventilation. According to Secretary Lopez, for indoor dining, siguro kahit mga 10%, kahit po maliit lang, or maybe, basta po, bahala sila sa IETF, pero ang recommendation ng DTI is 10% for indoor dining. And then for salons and barbershops, kahit po mag-50%. And then we're also recommending yung outdoor services ng personal care. Pwede po ang mga barbershops, maglagay sila ng outdoor space nila para pati ang salons, doon sila magugupit sa labas ng salon basta meron silang space para po sa ventilation rin. And of course, para rin ma-convince natin ng IETF na 50% i-allow to, kailangan po rin gawin ng mga may-ari o ng operators ng salons and barbershops. Sa pagpapalawig ng Modified Enhanced Community Quarantine, piling-piling negosyo lang ang maaaring mag-full capacity operation. Pinalawig pa ni Pangulong Duterte ang MECQ sa Metro Manila, Laguna, Cavite, Bulacan at Rizal. Nang muling ipatupad ang Enhanced Community Quarantine o ECQ noong huling linggo ng Marso, ayon na rin sa DTI, higit 1.5 milyon ang nawalan ng trabaho at kalahating milyon na nakabalik sa trabaho nang umiral na ang MECQ. Una lang sinabi ni Lopez na napakahalaga na magbukas muli ang ilang negosyo para madagdagan ang may pinagkakitaan at mapasigla ang ekonomiya. Importanteng maibalik, para maibalik ang trabaho. At least po, yun po ay binigyan ng halaga under MECQ. Yung jobs na maibalik. At ang negative list natin, ibig sabihin yung sarado na lang kahit under MECQ ay talagang pinili yung mga high risk activities. At ang importante rin po, mahigpit din po na sarado pa rin or hindi pa rin pwedeng gawin yung mga non-essential activities, non-essential travel, non-essential activities natin sa labas at talagang hanggang maaari ay sa bahay tayo at kung meron man ay mga errands na pagbili lamang ng mga essential na bagay. Kaya yung mga tindahan binabuksan, yung mga para yung mga trabaho ay maibalik at yung mga low risk activities. So kung dun sa ECQ ay meron pong mga allowed activities lamang, nakalista po yun, familiar na ho tayo doon, yung mga very essential na referring, let's say, to the food, to pharmaceuticals, groceries, supermarkets, drugstores, even hardware. And of course, yung iba pang mga utility sector, capital market, banks, financial institutions, and of course, yung mga medical clinics. Sa labas nun, outside those sectors, ito po ay binuksan na under MECQ. Pero may listahan na hindi pa pwedeng buksan. Yun yung sinasabi nating negative list. Ito po yung mga high-risk activities. So this basically would be the likes of yung mga amusement parks, yung mga pwedeng hindi na muna gawin o kaya yung high risk, yung mga internet cafe, yung even yung indoor dine-in ay hindi muna pinayagan under MECQ. Pero yung outdoor, pinayagan na. Kasi outdoor po yun. So mas maganda ang ventilation at hindi po mataas ang hawahan. At ang iba pang mga high-risk activities ay hindi pa rin pwede under MECQ.
Dyan, Scotia Radio Inquirer Online, bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.